Hi, this is Mardy once again, and welcome to my channel. Our topic for today is another Philippine landmark, the Padre Borgos Museum, located in Vigan City, Ilocos Sur. Ang Padre Borgos Museum ay isa sa tatlong makasaysayang gusali na bahagi ng NM Ilocos Regional Museum Complex or the National Museum Ilocos. Ang museum ay isang ancestral house na itinayo noong 1788 na idiniklara bilang isang makasaysayang gusali dahil sa pagkakaugnay nito sa martir na pari na si Father Jose Borgos, na ang pagkamatay kasama ang dalawa pang pari ay nagbunsod ng paglaban sa kolonyal na anti-Espanyol. Built in 1788 by Juan Gonzalez, a Spaniard from Astoria, Spain, this masonry and timber structure is known to have been later passed on to Florencia Garcia, the mother of Padre Jose Apolonio Borgos, who was born in Ilocos Sur in 1837. It is believed that Padre Borgos and his two sisters spent their childhood in this house. Ang gusali ay kilala na kinaruroonan ng post office, ang Ilocos Sur headquarters ng Philippine Constabulary at ang Philippine National Bank sa pagitan ng 19th century at 1970s. Dahil sa kalagahan ng pagiging martir ni Borgos kasama sina Padre Mariano Gomez at Jacinto Zamora sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol noong 1872, ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas ay naglagay ng makasaysayang marker sa harapan ng bahay noong 1939. Idiniklara rin ito bilang isang makasaysayang gusali sa ilalim ng Presidential Decree No. 756 noong 1975. Ang museo ng Padre Borgos ay unang itinatag bilang Ayala Museum Viga ng Filipinas Foundation ng Ayala Corporation noong 1975. Ang museo at ang koleksyon nito kasama ang 14 na mga painting ng Basse Revolt ni Esteban Villanueva ay naibigay sa Ilocos Historical at Cultural Foundation makalipas ng 12 taon. Noong 1989, ibinalik ng Ilocos Historical at Cultural Foundation ang museo at ang mga nilalaman nito sa permanenteng pautang sa Pambansang Museo ng Pilipinas. The Borgos Museum presently holds old furnitures and other home furnishings representing an old lifestyle that were acquired by the Filipinas Foundation from around the Ilocos in 1970s. The ground floor gallery is also dedicated to the Abel Iloco exhibition, which will be soon upgraded after its installation in 2017. Thank you very much for watching. According to Wanda Sykes, if you feel like there's something out there that you're supposed to be doing, if you have a passion for it, then stop wishing and just do it.